So, gusto mo din mag-motovlog pero cellphone lang ang gamit mo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup ko and yung settings ng camera app na ginagamit ko. Kung gusto mo makakuha ng idea, panoorin mo tong video na to. Hello mga kalsadero, ako po si T and welcome back dito sa ating channel. So hindi tayo nakalabas kanina kasi maulan, kaya naisipan ko gumawa na lang nitong video para maipakita ko sa inyo yung setup ko and yung settings ng camera app na ginagamit ko. Okay, so meron ka ng camera, which is yung cellphone mo. Ang kailangan mo ngayon is some sort of mounting. Dito sa helmet ko, meron akong chin mount. So itong chin mount na to is actually galing to sa chin strap. Hindi ko lang siyang ginagamit as a strap kasi masyado siyang magalaw. Hindi siya nafi-fix ng maayos kasi medyo patulis itong spider robe. So ang ginawa ko is pinutol ko yung mga arm niya and then minodify ko siya para maidikit ko siya dito sa babang part ng chin. Okay? And kinabit ko itong cellphone holder. Okay, meron pa akong isa pa, which is itong nabili ko sa Shopee. Ito yung chest strap. So originally, garter yung mga strap niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga strap na yon and then tinahian ko na itong nylon strap. So papakita ko sa inyo kung paano ko ito sinusuot. So ganito siya. Ayan. So since hindi na siya garter, mas fixed na ngayon itong mounting mo dito. Kasi kapag garter, ang nangyayari is lumulundo. No? Bumababa siya. So ito, pwede mo higpitan dito. Ganyan. Para mas fixed na. No? Hindi na siya magiging magalaw. Ang pinaka ano na nito is kung matagtag. No? Kung walang stabilization yung phone nyo, ang mangyayari is magiging matagtag yung footage. Okay, so yun yung dalawang klase ng mounting na meron ako. And paminsan-minsan pinagpapalit-palit ko lang depende sa kung ano yung trip ko. So nga pala, pag naka-reach tayo ng 100 subscribers, ipapag-giveaway ko itong chest strap. Okay? So, subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Okay, so proceed na tayo doon sa camera app. Okay, itong nakikita nyo actually, ito yung ginagamit ko talagang camera app. Ito yung open camera na pwede mong ma-download sa Google Play if Android yung phone mo. By the way, pasensya na kung medyo makarinig kayo ng ingay like mga sasakyan or mga aso. Nasa tabi lang kasi ng highway itong bahay namin. So, bago natin pag-usapan itong open camera, papakita ko muna sa inyo yung built-in camera app nitong phone. Okay, ayan mga kalsadero yung built-in na camera app nitong phone ko. So, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalapad yung field of view niya. Ang kagandahan nito is meron siyang ultra steady mode. Kaso, mas lalo niyang kinakrap yung video. And another downside is wala kang manual controls like exposure compensation, ISO, white balance, and other manual settings. Pero, meron tong other modes like itong slow-mo. Kung gusto mong kumuha ng mga B-roll or cinematic shots, pwede mong gamitin yan. Sa motovlogging naman, sa pagkuha ng video, pwede mong gamitin tong movie. Kaso wala itong front camera, so ang rear camera lang yung gamit niya. And same pa rin yung field of view niya doon sa video. Ang kaibahan lang is meron ka na nitong manual controls kahit papano. So, meron ka nitong exposure compensation, itong EV. So, ang mga digital camera kasi, like GoPro and itong mga cellphone, is ang ginagawa nila is in-overcompensate nila yung exposure para maging maliwanag yung video. Kaso nga lang, na-overexpose naman siya minsan. Kaya kung medyo cloudy, ang ginagawa ko is nilalagay ko siya sa minus 0.5 and kapag sobrang tirik naman yung araw, minus 1. Okay? Balik natin sa minus 0.5. Sa autofocus naman, ang ginagawa ko is sineset ko siya manually dito sa 1 kasi ang nangyayari kapag may mga bagay na malapit sa camera, nagpo-focus siya doon and then nawawala na yung focus niya doon sa kalsada. So, naka-manual focus na lang ako. Sa white balance naman, sineset ko siya sa 6,000 Kelvin. Okay, so yan yung pinaka parang daylight na white balance niya. Yan. Okay, sa shutter speed, ito, nakaset lang siya sa auto. Ang ina-adjust ko is itong ISO. Okay, so pag low light condition, mas mataas yung ISO mo, mas maraming digital noise na tinatawag. So ako sineset ko lang siya kapag halimbawang gabi, sineset ko siya sa 3200. Yun na yung pinakamataas ko dyan. Pero masyado pa rin siyang madilim, no?
pero less yung digital noise. Kung gusto nyo naman, i-auto mo na lang kapag kagabi. Pero normally naman, mag-motovlog tayo umaga. So kapag morning, sineset ko lang siya sa 100 and then inahayaan ko na yung shutter speed niya sa auto. Yan basically ang built-in na camera app. No? Kagandahan nito is talagang super steady siya. Kahit alog-alogin ko tong phone, hindi nagiging shaky yung footage. So, mamimili ka na lang ngayon kung alin na mas gusto mo. Gusto mo ba ng steady na footage or gusto mo ng mas malawak na field of view? Personal preference na lang yan. Para sa akin, mas preferred ko talaga yung field of view para at least naman nakikita nyo yung mga lugar na pinupuntahan ko. So, para makuha ko yung field of view na gusto ko, ginagamit ko itong open camera app. Siya nga pala, hindi pa nakakabit dito yung ultra-wide angle lens na binili natin from Sanic. So, mas malawak pa to kapag ka nakakabit yon. So, for demonstration purposes, hindi ko na siya ginamit kasi medyo mabigat yon. And hindi naman natin kailangan yun sa ngayon. Okay, so ito yung basic interface ng open camera app. Ito yung makikita nyo kapag bagong install pa lang itong app na to. Ayusin natin yung settings para magamit natin for motovlogging. So, tap natin tong settings icon. Okay, and then mula dito, dire-diretso na tayo dito sa baba sa camera API. So may dalawang option ko dito, original camera API and camera 2 API. Make sure na i-select nyo tong camera 2 API na to kasi ma-unlock niya yung mas maraming manual controls. Ayan, so after nyo ma-select yan, babalik kayo dito sa preview and then click nyo na lang ulit yung settings icon and then isa-isahin natin tong mga settings na to. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga importante. No? Face detection, naka-off lang. Repeat, isa-set natin siya sa unlimited. And then, repeat mode interval, lagay lang natin siya dyan sa no delay. And proceed tayo dito sa more camera controls. Okay, so karamihan dito, personal preference nyo na. So ako, itong pause after taking photo, hindi ko na siya ginagalaw, shutter sound, timer beep, voice timer countdown, volume keys, lock photo orientation, hindi ko na rin yung ginagalaw, save location, select natin yan, and then, pwede nyo i-type dito yung any folder name na gusto nyo. And then, okay. Storage access framework, naka-off lang. Save photo prefix. So, again, personal preference kung anong gusto nyong maging prefix ng file nyo. Nilalagyan ko siya ng OC sa unahan para at least mabilis kong ma-identify kung alin ba yung mga files na galing sa open camera. Okay, show camera when locked, naka-off lang. Perform autofocus on startup, naka-on. Allow long press actions, naka-on. Calibrate level angle, so hinahayaan ko na yan. Okay, back natin and then proceed tayo sa camera preview. Preview size, may dalawang option ka, maximize preview size and match photo size. Kapag naka-match photo size ka, susundin niya kung ano yung aspect ratio na pinili mo. Let's say 16:9, 4:3. So kung ano yung pinili mo doon, yun yung magiging preview mo. So baba tayo dito, show zoom, naka-check, show angle. Sine-check ko yan para at least makita ko kung okay ba yung orientation ng phone. Show angle line, nahayaan ko na yan. Baba tayo dito, show battery, para at least ma-monitor natin kung palobat na ba o hindi pa. Show time, show free memory, show ISO. Show histogram, ito preference na to, ako pinipili ko dito is RGB colors. Magkakaroon to ng parang maliit na box na may graph. And then dito sa baba, show audio level meter, ino-on ko siya para at least na ma-monitor ko kung nagre-record ba ng audio yung phone. Show grid, 3x3, ginagamit ko kasi para ma-framing ko ng maayos yung video ko. And then, the rest, wala na akong ginagalaw dyan. Okay, proceed tayo sa on-screen GUI. Sa UI placement, again, personal preference. Ginagamit ko dito is right-handed user interface. And then, proceed tayo dito sa baba. Ang importante lang sa akin dito is itong show auto white balance lock icon. Ina-uncheck ko na itong auto exposure lock icon. And chine-check ko itong isa. Sa zoom controls naman, mas preferred ko yung zoom slider control. And then the rest, wala na akong ginagalaw dyan. Proceed na tayo dito sa video settings. Okay, sa video resolution, itong app na to is pwede kang pumili up to 4K. Pero nakadepende to sa kung ano lang yung kaya ng phone mo. Like itong Realme 8i, ang kaya niya lang is up to 1440p. Itong 2560x1440. Pero hindi rin siya kinakaya ng pang-edit ko. So ang pinipili ko na lang is itong Full HD 1080p. Enable digital video stabilization. I-on mo na lang yan. Although dito sa phone ko hindi siya gumagana. Pero I don't know kung gagana siya sa mga phone nyo. Video format, set nyo na lang sa default yan.
same as video picture profiles. Maximum duration, huwag nyo nang galawin yan, unlimited nyo na lang. Restart video after max duration, don't restart. Naka-unlimited ka na rin naman. Okay, sa maximum file size of video, ito actually important ito kasi may mga cellphone na up to 4 gig lang yung kaya niyang i-record and then mag-i-stop na yung video. So, itong phone ko is kaya niya up to 9 gig. Pero since hindi ko naman siya kailangan galawin, so nililive ko na lang siya sa default. I suggest yun na lang din ang gawin niyo, sa device default na lang. And then dito sa restart on maximum file size, make sure na naka-check siya para at least pag na-reach niya na yung maximum file size mo, titigil yung video and then mag-i-start siya automatically ng panibago. Record audio, make sure na naka-check yan or else wala kang maririnig sa video mo. Audio source, kailangan mo tong i-set manually. Kapag camcorder lang, yung built-in na microphone ng cellphone mo lang yung gamit niya. And kapag medyo mabilis na yung takbo mo, masyado nang malakas yung wind noise. So, kung meron kang external mic, like yung headset mo, pwede mong ilagay sa helmet mo para nakakabit siya sa phone and may external mic ka. So, i-select mo na lang tong external mic if present. Kapag hindi nakasaksak yung headset mo or external mic, automatically, ang gagamitin niya is yung built-in microphone. Okay, audio channels, pabayaan natin yan. So, proceed tayo dito sa debugging options. Video bitrate. So, ito yung magdidikta kung gaano ba ka-clear yung magiging footage mo. So, normally, nasa around 20 to 30 Mbps yung ginagamit ng cellphone. Pero dahil dito sa open camera app, pwede natin i-select ito up to 200 Mbps. Mas mataas na bitrate, mas malaki yung file size. Pero mas maganda naman yung magiging footage mo. Mas clear, kumbaga. Ako, ginagamit ko lang is 60 Mbps kasi more than enough na siya. Video frame rate, by default, 30 FPS siya. Pero ang ginagawa ko is sineset ko pa rin siya manually. Okay? So, back na natin. Yun yung video settings. Proceed na tayo dito sa processing settings. Anti-banding, nililive ko na lang yan sa auto. Ang edge mode algorithm ay yung sharpness ng video mo. So, pwede mo siyang iset sa high quality, kaso nga lang umiinit itong phone ko pag naka-high quality, kaya pinipili ko na lang is fast. Same thing dito sa noise reduction algorithm. Naka-fast lang siya. So, ito na-considero yung magiging interface natin after natin ma-set ng maayos itong camera app. Pero bago ako mag-start ng recording ko, so pag ma-motovlog, meron pa akong sineset dito. So, sineselect ko muna itong adjustment icon dito sa taas. And then, set natin ngayon yung exposure compensation. So, normally, naka-zero lang yan. Ganyan. So, kapag ka sobrang liwanag, sineset ko siya sa minus 1. Kapag medyo cloudy naman, sineset ko siya sa minus 0.5. And then, kapag ka okay na sa akin yung temperature and white balance, nilalock ko na siya. Ito, itong icon na to. Okay? And then, pwede natin i-hit yung record. Okay, so ayan mga kalsadero. Ito yung open camera app na ginagamit natin for motovlogging. So, sana nakakuha kayo ng idea. May natutunan kayo. At least, pwede na rin kayo mag-start ng motovlogging nyo. Even though, cellphone pa lang yung gamit nyo. Okay, shoutout nga pala kay Brad Merchard. Maraming salamat Brad sa pag-asikaso ng FS namin for the local anime. Sana magawan mo na rin ako ng stickers. Sa lahat ng nanonood hanggang sa huli, maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on yung notifications para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Once again, maraming salamat po and lagi nating tatandaan na iisa lang ang buhay kaya palagi maging ligtas. Ride safe mga kalsadero and magkita-kita tayo sa susunod na video.